Sa bidyong ito, nakikita nyo ang isang malinis na suction at delivery valve ng second stage air compressor. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano ang magbaklas nito. Sa video nito mga katods ay kailangan natin ng tools o clamping tools. Ito ay isang special tools na ginagamit lamang sa pagbaklas ng valves ng mga air compressor. Sa pagkakataong ito, magbabaklas tayo ng suction at delivery valve. Magkaiba ang suction at delivery valve ng compressor mga katods. Pero minsan, hindi natin mapapansin yung pagkakaiba nila hanggat hindi natin tinititigan ng maigi o kaya hindi natin alam kung paano talaga nagpa-function ito. At dahil din doon, minsan may mga engineer na nagkakamali sa pagkabit nito. Mostly sa mga baguhan nangyayari itong mga ganito. So kapag nagkamali tayo ng pagkabit ng suction at delivery sa magkabilang side, may tendency na masira ang ating air compressor. Mostly makikita natin ito mga katod sa model na Tanabe o kaya Yanmar. Ito yung two-stage air compressor. So kailangan talagang maingat tayong magkabit nito para hindi tayo mabulilyaso. Hindi ko naman masyadong ipapaliwanag yung mga parts na pinapakita ko na yan. So makikita nyo naman yan sa manual ko na mga pangalan ng mga yan. Kaya ang purpose na ng video ito mga katods ay i-demonstrate sa inyo kung paano ba binabaklas ang mga delivery at suction valve ng ating air compressor. At sa panunood nyo ng video ito ay medyo mapagtatanto nyo na. At konting aral-aral na lang, basa-basa na lang ng manual ay makakabisado nyo na kung paano ito binabaklas. At sa susunod na video naman mga katods ay papakita ko naman sa inyo kung paano ang mag-assemble ng ganito. Pero sa ngayon, ito na lang muna ang ipapakita ko sa inyo kung paano ang magbaklas kasi medyo mahaba yung video at inuunti-unti ko lang. At sana sa video ito ay may natutunan kayo mga katods. At sa susunod na video, ang part 2 ng video kung paano naman nililinis, binabaklas at minemaintain itong ating valve. Kaya mga katods, abang-abang lang tayo. Salamat! At sa pagpapatuloy ng ating video tungkol sa ating air compressor valve mga katods, sa pagkakataong ito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin nililinis ang ating valves. At kung nagustuhan nyo ang unang video na ginawa natin, ito na mga katods ang karugtong ng video na yon. At sa pagkakataong ito ay nilinisin naman natin ang ating mga valves. Usually sa barko mga katods, ang pinaglilinis lang naman natin dito ay diesel oil. At pagkatapos nating linisin, ay tatanggalin na natin ang mga pin na nakatusok dito sa ating valve mga katods. At sa pagkakataong ito mga katods, ay tatanggalin natin yung mga pin na nakatusok sa ating valves. Nang sa ganun, pag naghasa tayo mga katods, ay hindi ito sasabit. Usually, hindi na ito ginagawa ng iba dahil umuorder na lang sila ng bago. Pero sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano nililinis talaga ito ng mano-mano. So ngayon mga katods, babarinahin natin upang matanggal natin yung dowels na sa ganun ay matanggal natin yung stud na naka-insert dito. Usually nilalagyan talaga ng dowels yan. So sa mga bago nyan, wala pa. Kapag magkakabit ka nito at mag-assemble ka, magbubutas ka talaga nito. So yan, natanggal na natin yung dowels. Anong gagawin naman natin ngayon ay patanggalin natin, i-extract natin itong stud bolt. So, sa pag-extract ng stud bolt, gagamit lang tayo ng dalawang nut, counter, tapos yung ilalim ang pipihitin natin pabukas. At yan, natanggal na natin yung stud. Pagkatapos nito mga tots, ay proceedin tayo sa paghahasa ng valve. Hinahasa natin ito sa ating lapping table at gamit ang lapping compound. Sa paghahasa mga tots, kailangan lang tayo mag-create ng figure of 8. Nang sa ganun, maging even yung paghahasa natin at pantay. At ganyan lang yan ginagawa mga katods. Sa susunod na video ay mag-assemble naman tayo at magte-test tayo ng ating valves. Hanggang dito na lang. Maraming salamat! At sa pagpapatuloy ng serye ng ating compressor valve mga katods, ang susunod na video ay tungkol sa kung paano maglapping ng ating valves. Sa paglapping ng ating valves mga katods, syempre lalapingin natin ito sa ating lapping table. Sa unang pamamaraan ay lalagyan muna natin ng langis ang ating lapping table at magpapahid na tayo ng lapping compound. Pagkatapos nating malagyan ang lapping compound mga katods, ikakalat lang natin ito sa ating lapping table. At kapag nakalat na natin ang lapping compound sa ating lapping table, pwede na tayo mag-start maghasa ng ating valve.
Sa paghahasa ng ating valve mga katots, kailangan lang tayo mag-create ng figure of 8 na may equal pressure. Nang sa ganun ay maging even yung paglapat ng ating valve. At kapag na-meet na natin yung hasa na ninanais natin at sa tingin natin tama na hindi na mag-leak, eh pwede na nating assembly niyan mga katots. Pero bago yan, kailangan natin bugahan ng air ito para maging malinis bago natin assemblein. Sa susunod na video mga katots, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ang mag-assemble ng ating valve set. At kung gusto mo malaman kung paano ginagawa yon mga katots, mag-follow ka lang sa page ko. Pakishare mo na rin at like ang video nito. At hanggang sa susunod na video mga katots, maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan kayo sa video nito. Adios! At sa huling serye ng ating compressor valves, eto na, ipapakita ko na sa inyo kung paano ang mag-assemble at mag-test ng ating valves. So ganun lang mga katots, kung paano natin binaklas ng ating valves, ganun lang rin natin ibabalik. Pabaliktad naman yung proseso mga katots. Simpleng-simple lang naman ito para ka lang rin nagbubuo ng Lego. Next Lego talaga. So eto na yung ating pang malakasang valve clamping tools. Special tools yan na meron talaga sa ating barko. So iipit lang natin dyan ang ating valve. At kapag naipit na natin ang ating compression valve, ihigpitan lang natin ng bahagya para hindi umikot kapag hinihigpitan natin. So maglalagay tayo ng socket. Siyempre gagamit tayo dito ng torque wrench mga katots. Regarding sa torque ng paghigpit, makikita natin yan sa manual natin mga katots. Malalaman natin na mahigpit na ang ating valve kapag makarinig tayo ng lagatak. So kapag nahigpit na, pwede natin baklasin at oras naman kung paano natin ito i-test. May mga iba't ibang pamamaraan ng pag-test nito. May nakita pa nga ako sa Facebook na nilalagyan ng tubig para lang i-test to. Pero ipapakita ko sa inyo yung aking paraan kung paano itinetest to. So ititest ko lang naman dito yung kung maganda ba yung function o laro ng ating spring. Isa rin sa pamamaraan ay paggamit ng flashlight. Itatapat lang natin ito sa ating butas. Kapag may nakita tayong liwanag sa siwang, leaking ang ating valve.